Okay, so we have here another C-board problem on May 2022, but this time, wala tayong gagamitin calculator, kundi dahil lato is definition of terms. So, tatlo itong nakita natin na definition of terms na lumabas nitong C-board May 2022. This is under the Mathematics, Surveying, and Transportation Engineering. Okay, so punta pa natin ito. Number one, we have, what is the basic lane width appropriate for the national road? Okay, so yung tinatanong dito is the basic lane. Yung width or yung lapad ng lane ng national road. Okay, so for example, this is a national road. So yung tinatanong dito is yung lane. So dito may dalawang lane. Ito ay lane. This is two lanes, ano? Two lanes, that is the basic lane for the national road. Meron tayong lane. Yung isa papunta doon. Pa. Okay. Ganun yung ating magiging national road. So, kaso, yung tinatanong dito is yung width nitong lane. Ilan ba yung, ano ba yung tinutukoy dyan na basic lane? Ano? Yung basic lane. So, yung tinatanong dyan, this is a basic lane naman. Kaso, dalawang lane yan. Kaso, yung tinatanong dyan, pag basic lane, depende yan sa ano, sa choices niya. Pero, pag isang lane lang, that is 335. 335 yung isang lane. Yung half lane. Ano? Yung half lane niya. That is 335. So, overall, we have 6.7. So, yung tawag naman dito, yung tawag naman dyan, this is 6.7 in total. That is for your full width. Full width of your national road. Ano? Or full lane. That is full lane. That is 6.7. Yung tawag dyan is carriageway. Carriageway yung tawag dito. That is your total lane. Okay, carriageway. Yung pag-usapan naman natin itong national road, yung thickness niya or yung kapal ng mukha, hindi kapal ng mukha, yung kapal ng kalsada or ng konkreto. Yung kapal nito is 0.28 meters. So, baka lumabas to sa susunod, that is at 0.28 meters or 28 centimeter yung kapal ng kalsada ng National Road. Okay. How about for number 2? Number 2 naman is yung tinatanong dito is delineation. The delineation of the road alignment needs to be considered as part of the design process to ensure that the adequate guidance is provided to road users. Delineation is generally provided by the use of the following. Actually, yung delineation, ano ba yung delineation? Kasi pag walang yung kalsada mo, pag walang delineation, ang pangit tingnan, no? Hindi ka mo alam kung saan ka pupunta. Kung saan ka pepesto ba? Pwede kasi magbanggaan dyan yung mga sasakyan. Or pwede kung maglakad ka man dyan, pwede kang masagasaan. Kasi walang delineation, wala kang proper na pepestohan. Importante dyan, mayroon tayong tinatawag na road markings. Ito yung road marking. Yung road marking are among the most cost-effective treatment to make the road safer. So, yung tawag dito sa delineation is para daw maging safe yung ating mga commuters, yung mga drivers, or yung mga tao. Okay? We have also the road traffic signs. So, we have the stop. So, ito, pedestrian. So, lahat yan pag-aralan nyo. Ano? Lahat yan, road traffic signs is under the delineation of the road alignment. So, delineation improves have been shown to reduce head-on and run-off road crashes. So, para maiwasan yung mga aksidente. Okay. Ito ang tawag naman dito is curbs. Okay, curbs. Okay. So, ito naman is helps the driver to maintain a safe and consistent lateral vehicle position within the lane.
reduction in nighttime and low visibility crashes. So ito, gumagamit tayo kasi kung pailawan mo lahat ng kalsada, magastos. So dito, gumagamit na lang tayo ng reflectorize. No? This is reflectorize. Pag nailawan yan, automatic magliliwanag yan. Okay, so ito naman is guidepost. That is a guidepost. Ano, mayroon din yan, ano, a reflectorize para sa gabi, that is umiilaw or lumiliwanag yung pag naiilawan so that your yung mga driver is hindi maligaw lalo na sa mga kurbada. Okay. So pero dito sa atin sa Pilipinas, ito yung usually na ginagamit, yung guide rail. Ano? Guide rail yung tinatawag sa atin. So overall, itong tinatawag natin dito, itong pinang-mention lahat natin, is that is under the delineation of the road alignment. So ibig sabihin, that is a pavement markings, sign, guide post, reflector, reflective delineators, and lighting, curbs, or other physical devices is a part of delineation of the road alignment. Okay. Ito naman tayo sa number 3. Number 3. Signs used to guide drivers through the change in horizontal alignment of the road is called. So, ito naman is, actually, this is part also in the delineation. Pero dito, tinutukoy dito na specific. The sign used to guide the drivers through a change in a horizontal alignment of the road. Okay. So, ito, tinatawag din to. It can bring also the attention to bend in the road ahead. They are rectangular-shaped signed with white arrows on a black background. Pwede din yan. White arrow, tapos black background. This is also placed in a very start of the bend or yung curve that can be relatively large in size so they can be seen by the road user far in the distance of the bend. So, ito naman yung tinatawag nating chevron sign. Ito yun, no? Okay, pwede naman ito white, tapos ito black. So, depende yan sa inyo. Depende sa mag-design. Basta, ibig sabihin lang dyan is visibility. Dapat visible siya para hindi tayo magkalituhan or hindi tayo mag-crash. Lalo na, nilalagay ito specifically sa mga kurbada. So, itong mga paliko sa mga kurbada. Okay, so we have also another horizontal alignment signs and plaques. So ito, meron siyang speed limit. Okay, so we have exit and ramps. So dapat yun. This is overturn. So ito, ibig sabihin sharp curve, baka less to ng banking. Ano? Less ng banking or walang banking. Okay, so, mga ganyan yung mga, yung tawag lahat dyan is, that is called the chevron signs. Okay, so, I hope na may nakuha kayo dito sa ating tatlong definition of terms.